So yan mga mates, tapos na yung fiesta namin kasi gabi na. So ang lahat ay maagang natutulog na, maagang nagsira ng kanilang mga bahay. Pero yung iba naman is nag-video clip pa, pero yung iba tulad namin is maaga kami natulog kasi nga ayaw naming magpasyal-pasyal pa sa labas kasi ang daming lasing. So, kailangan talaga nga sa loob na tayo ng bahay for safety mga migs. Nang bigla kaming magulantang ng napakalakas na lagubong mga migs ba? Nang ingay, parang nang natumba. So, nagsilabasan kami. So, yun, gabi yun nangyari mga migs. Kinabukasan is ito ang nakita namin. Ang daming na damage mga migs. Ang laking problema. Kasi itong puno ng niyog is nabuwal siya dahil matagal na nakababad sa tubig. Nabulok yung ugat niya or yung gamot niya, kaya natumba siya. So, buti na lang is hindi siya umabot sa bahay ng mga tiyuhin ko. But yung mga dahon lang niya ang naglamba mga migs ba, ang nakasira sa atop or sa yero or sa yero ng bahay ng mga tiyuhin ko. But hindi naman malaking damage mga migs, pero kailangan talagang palitan. So yun, kinabukasan is kailangan namin kunin yung mga bunga para mapakinabangan kasi makapot na to mga migs, andiyan na oh. So kailangan kunin na natin para magamit din natin yan pang gata. So yun, at saka may baha pa din mga migs, malakas pa din ang baha hanggang sa ngayon kahit wala na siyang ulan. So itong dalawang poste is damaged talaga mga migs. Tingnan nyo yung niyog, nahangir siya sa wire or kawad ng kuryente at saka PNDT. So kailangan siyang tanggalin ang niyog diyan. Naghihintay lang kami ng taga MDR RMC para sila ang maglinis diyan kasi yun ang kanilang trabaho. So yun ang kapatid ko, video din siya habang papunta siya ng school kasi hindi holiday dito sa amin ngayon. So kailangan duty na yung mga taga DepEd mga migs. So yung kapatid ko kasi is nagturo siya sa DepEd school, so duty na siya. So, hatid siya na kanyang asawa kasi nga hindi pwedeng maglakad diyan. Babasa yung sapatos kasi nga malakas pa yung baha. Saka malalim ang baha diyan mga migs. So, yun. Nakimaritis din kung paano iyan. Kailan kaya babalik ang kuryente kasi nga yung mga tira-tira sa piyesta mga migs. Madamage. Saka may bisita pala kami ditong dumaan. Itong foreigner na galing ng Amerika. So sabi niya, na-experience daw niya ang baha dito sa Pilipinas, everywhere. Oh nga, kasi nga palaging umuulan. So kasi, yearly is umuwi sila dito sa Pilipinas kasi nakapag-asawa ng Pilipina na taga dito sa amin mga weeks. So yun, experience niya yung mga baha, syempre, kasi laging umuulan nga. At saka dito sa amin is, dito ang matagal maubos yung baha mga weeks kasi nasa lowland. Nasa ubos kami mga migs. So yan, kung nakikita nyo yan is napakalaging damage talaga mga migs kasi yung sa kabilang poste is nabasag lahat ng mga metro ng kuryente kasi nga nabuhal talaga siya mga migs. At saka yung dito malapit sa amin sa bahay ng kapatid ko is tumagilid ba mga migs, pero hindi natuluyang na nabuhal kasi nga tumagilid lang siya. Saka itong bata namin, anak ng pinsan ko, is lagi nang umiiyak kasi gusto niya talagang magpagumala mga migs ba, magpalaglaag dali sa gawas kasi naburyong sa loob ng bahay. Yun nga mga migs, napakalaking trabaho nito. Hindi lang ang taga MD, pagkatapos ng taga MDRMC mga migs na magkuha nitong puno ng niyog, maglinis dito, isa ka naman yung taga Lanico, kasi Lanico yung ang tawag dito sa corporation na ng kuryente namin dito mga migs. Tapos yung PLDT na naman ang susunod. Sa ngayon is dumating na yung taga MDRMC, sila yung magtanggal ng niyog na nakaharang diyan kasi kailangan talagang tanggalin yan para makadaan yung mga sasakyan, yung mga tulad ng mga motor, kasi may mga malalaking sasakyan din ang dadaan dito mga migs. So yun, ang baha is nagpapahirap sa mga migs kasi talaga napakakati ng tubig kasi matagal na yan diyan, hindi maubos-ubos. Yun ang taga MDRMC sa kayang isa. Come on.
nabuwal nila yung puno ng niyog na, na ano, nabuwal. Saka nailagay na nila sa gilid ng kalsada. Pwede na dumaan yung mga sasakyan. Saka ano naman ngayon, tapos nila, pagkatapos ng mga taga-rescuer or taga-MDR-RMC, is yun namang taga-Laniko ang papalit kasi ano, ayusin nila yung kuryente kasi yung mga poste, yung dalawang poste kasi ay kailangan ano siya ayusin, kailangan palitan. Saka yan, o yan na lang ang ano nila, itatabi lang muna nila para wala nang harang sa kalsada mga mix. So para makadaan yung malaking truck ng taga-Laniko para mag-ayos ng kawad ng kuryente at saka mag, ano, magpalit ng mga poste kasi sa kabilang mga mix is na ano, na sira lahat ng metro ng kuryente, yung mga meter mga mix na sira lahat, na basag kasi nga nabuwal yung poste, natumba yung poste. So napakalaking trabaho ng taga-Laniko sa araw na ngayon mga mix. At saka itong mga kapitbahay namin is atat ng maibalik yung kuryente para hindi masira yung mga tira-tirang pagkain ng galing ng piyesta mga mix ba. So napakasayang naman kung masira lang. Saka itong itong katapat na lubi or yung katabi na niyog doon sa nabuwal is ano, napakiusapan ng taga rito na yung may-ari na kailangan talagang putulin din yan. Kasi ano din yan, baka mabuwal na naman ulit mga mix ba? Kasi nga ano, nakababa din yan sa tubig. So nangamba na mga kapitbahay namin dito na baka mabuwal na naman at doon na papunta sa mga bahay. So buti na lang at pumayag yung may-ari na ano, may-ari ng niyog na i-ano lang siya. Ipaputol na lang mga mix para wala na ma-damage ba. So wala nang perwisyo sa mga tao dito. At saka wala na siyang mababayaran ng mga yero kung may ano naman, matumba na naman ang at may ma-damage na bahay na naman yung niyog na yan. So yan siya ang nagbayad yan sa no, umakyat mga mix sa niyog kasi kailangan niyang tanggalan ng bunga at saka ng mga dahon ba para easy na lang, madali na lang ang pagputol ng puno ng niyog na yan. So yan naman itong mga kapitbahay namin, o mga lalaki, mga Marites din yan. Or ano ba, naki-issue lang, tingin-tingin sa nagputol ng mga niyog sa mga nag-rescue. And then, ano po, naghintay din na mahulog yung mga bunga ng niyog para makinabang din, makikain din sa buko or sa niyog. Kasi mahal dito sa amin ang niyog mga mix. So napaka-importante ng niyog, magulang man or yung buko. Saka ano, useful ang niyog dito sa atin. Saka yung daho naman is pwede na natin yung gawing ano, silheg. So yan, babae at lalaki is ano, mga Marites din mga mix, no. So yun pala is na ano, na natanggal lang yung mga dahon at saka ano, ano na bumaba na yung nagkuha ng mga dahon at ang mga bunga kasi ano na siya, ready na siya putulin mga mix. Chinso na ang puputol diyan. So natanggal na din niya ang mga bunga. Siyempre, kain na kami kasi mahal ang buko nga. Ano pa ako, nagpatulong pa ako sa taong ito, ng kapitbahay namin na magbuak sa niyog mga mix ba, magbuak sa buko kasi hindi natin kaya. So, pumayag din siya, na-video natin habang kumakain ng niyog. So, yun nga, ganyan, Pilipino talaga. So, thank you for watching mga mix. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ano natin, sa channel natin, sa channel ko. Saka, pasensya na kayo kung hindi ako makapag-shoutout kasi napaka-busy ko mga mix. Pero sa susunod, isilalaanan ko talaga ng panahon para ma-shoutout ko kayong lahat. So, maraming salamat sa inyo mga mix. At saka sa lagi nakasubaybay sa videos, mga videos ko. Maraming salamat sa inyo. At saka, ano, God bless us all. Bye-bye. Abot ko ang kwanon, Amerika, kay padala ka rito.